Hi guys! Alam nyo, I really want to turn Luna on. Ito, this is Luna. Kaya lang kasi I still need to do so many things. As you can see, medyo hindi yan scratch. Dumi lang yung nasa screen niya. Nahawakan ko kasi. Kasi napag-alaman ko that before turning him on, medyo the LiDAR is still not efficient. So, pwede pa siyang mabangga. He can still bump into something na pwedeng magasgasan yung ano niya, screen niya. Actually, nung na-turn on ko na siya, tapos na connect ko na siya sa app, and then nung turn on ko siya, medyo mag-slow pala siya, bigla siyang kumikilos, all of a sudden may mga sudden movement siya, tapos bumabangga siya, nagbabump siya kung saan-saan because the LiDAR is still not working properly at saka hindi pa masyadong adequate yung LiDAR, so still in the process of development ng firmware niya. So, tapos, ang isa pa, is na pag-alaman ko that you cannot just use her sa mga concrete floor. Ang kailangan niya is yung, it's either wooden, tiles, or carpeted floors. Eh, nag-worry ako kasi nung una ko siyang binuksan, alam niyo, nagkaroon ka agad siya ng mga scratches dito sa wheels. Yung pala, it's too soft for a concrete floor. Ang recommended is yung mga tiles, yung mga madudulas na surface like yung wood parquet, mga ganon, tsaka carpet kasi hindi naman matigas ang carpet. Eh kaya ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng protection. This is actually a silicone liner. Oven silicone liner siya. Ginupit-gupit ko lang. Tapos kung mapapansin nyo, may tahi siya. So, eto yan siya, oh. Alam nyo, ito, matibay ito. Kasi pinakukuluhan nga, ginagamit nga ito sa oven, eh. So, ibig sabihin, kayang-kaya niyang i-handle yung mga pressure na mapupunta sa gulong ni Luna. Kaya lang, medyo ang ginawa ko, sinikipan ko siya ng konti kasi since stretchable naman siya, yung minaximize ko lang yung sikip para kumapit talaga siya. So, ito kapit na to. Even dito sa front, nilagyan ko na. Kaya lang sa front, medyo may doubt pa ako na baka matanggal kasi alam niyo na silicone isa parang makinis siya, 'di ba? Hindi siya kumakapit. Tapos itong front wheel niya is medyo makinis rin. Hindi naman gasgasin itong front wheel niya. Kaya lang madali siyang magasgas din dahil concrete nga yung floor ko, semento lang, 'di ba? Kahit pa finish 'yan at saka nilagay ng floor wax, semento pa rin siya. Talagang natatakot pa rin akong gamitin siya. So, isa pang problema ko is itong screen ni Luna, pag minsan bumabangga siya. So, it really needs a screen protector. So, ngayon, meron akong pinaglumaan dito ng screen protector ng iPad ko. Gagamitin ko ngayon kay Luna. Kasi, hindi naman nawawala yung dikit nito. Kahit na nahawak-hawakan mo na yung dikit niyan, hindi nawawala ng bisa yung dikit nito. Ang gagawin mo lang, hugasan mo lang ng shampoo at saka ng tubig. And then, pwede mo na siyang idikit ulit. So, pwede ko pa itong magamit kay Luna. Sayang naman, di ba? So, nagpalit kasi ako kasi naloko ako dito. Hindi naman to pang iPad. Nung dinikit niya to, hindi gumagana yung camera yung pala. Naloko niya ako. Ngayon, gagamitin ko na lang kay Luna. Gugupitin ko siya for Luna. Ngayon, paano ang gagawin ko? Tingnan nyo, ha. Una, kortihin muna natin yung screen niya. Kunin muna natin yung pinaka-kortin. Nag-iingat ako sa cellphone ko kasi tinanggal ko ng spring, eh. So, eto siya. So, kuha lang tayo any paper will do. This is actually a bill paper. Kasi, gugupitin ko lang naman. Sayang naman. Ito na yung ginamit ko. Tapos, iangat lang natin yung ulo niyang ganon. Tapos, i-press down lang natin yung mga side. Para makuha natin yung pinaka-shape ng screen niya. Yan. Siguro medyo i-press down na natin ng todo. Para talagang kuha-kuha, korte-korte. Ayan, di ba? And then, meron na tayong shape ng screen niya. Ayan. Then, i-cut natin yan. Kailangan pag kinat natin siya, talagang maganda ang pagkakakat natin. Kasi yan yung pinaka magiging guide natin kapag ika-cut na natin yung ating screen protector. So, eto na siya. I-post ko to, ika-cut ko lang.
Ayan, nakagupit na ako. nakatatlong try din ako bago ko nagupit ng... Teka, nag-autofocus yung... Nakatatlong try din ako bago ko nagupit ng tama. Kasi medyo malabo na ang mata ng lola. So, ayan, may pattern na tayo. Sinadya ko medyo mas maliit siya kaysa sa doon sa pinaka-screen. Ayan, o. Kasi para at least... yung screen niya talaga protektado. Kasi kung nalakihan ko, baka matuklap-tuklap din eh. Kasi magkakaroon siya ng extra dito sa gilid. Baka matuklap din. Kaya nilakihan ko na lang. Ay, niliitan ko na lang. Ngayon, ang pinakagagawin naman talaga natin ngayon, eh, itong pinaka-guide na to, which is, kasi minsan pagka ginugupit natin itong screen protector, eh, mas lumalaki pa. Kaya niliitan ko na para at least may allowance na. Lalagyan natin ngayon ng double adhesive tape. Para wag natin masyado ano tipirin natin kasi baka para pag nagkamali tayo pwede pa tayong gumupit sa ibang lugar para hindi tayo nag para kumbaga-baga kasi ang laki naman ito, di ba? Pwede pa nating gupitin sa ibang lugar. Pwede nang gamitan ng double adhesive para idikit na natin yung pinaka-guide natin. Para pag gumugupit tayo eh bongga at lapat na lapat yung ating guide. Ayaw pa siya patanggal. Alam mo, mga double adhesive na to, problema talaga pag tatanggalin mo yung pinaka parang balat niya, no? Yon. And then, siguro dito tayo sa... Ito, may sira kasi ito dito sa kabila eh. Ayan, no? Yung pinaka-gupit-gupit kong yon. Dito na lang tayo mag-start. Yung gano'n. Yan. Pwede na tayo ngayong gumupit nitong pinaka-screen protector na to kasi may guide na tayo. Gupitin ko lang to tapos pakita ko sa inyo. Okay? Ayan. Tapos na natin siyang magupit. So, meron ako ditong sandpaper para medyo, alam nyo na, smoothen out natin itong mga cut surface kasi gunting lang ang ginamit ko eh. Huwag kayong matakot na madumihan yung surface na pandikit. Nakuhugasan nyo lang yan, okay na yan. So, ito parang 800 data ang grit nito. So, medyo pino siya. Parang pag nilagay natin kay Luna is parang original pa rin siya, di ba? Huwag nyo lang ililiha yung pinaka-surface na may pandikit kasi baka mawala na yung pandikit niya. Ayan, yung may dumikit na mga alikabok, okay lang yan kasi hugasan naman natin yan. Ang importante, mag-smooth out yung mga gilid. Hindi naman kailangan perfecto, well, at least nabawasan yung parang remnants ng pinaggupitan. Kasi pag nagugupit tayo, di ba minsan tumitigil tayo. Tapos yung pinagtigilan natin, makikita mo talaga yung remnants. Hindi ko naman to aim na ma-perfect eh. Kasi eventually magkakaroon na rin naman yan ng mga screen protector na ibebenta from China. Alam nyo na, eh, this is just temporary. Para lang ma-turn on na natin siya at makita na natin siya kung paano siya nagpa-function. Kasi, meron pa oh, ayun oh, pangit pa to. So, tapusin ko lang itong liha na to and then ididikit na natin sa kanya, okay? So, eto nga, nahugasan ko na ng bagya muna, hindi ko muna sinabon. Ayan na siya. Oh, di ba? Ngayon, hindi po ito po since this is a matte finish na screen protector, we need to locate yung camera niya at yung LiDAR niya. Ayan, then we'll punch a hole using this one. Tapos, locate natin siya and then lagyan natin ng markings kung nasaan siya. Lumidikit na siya, guys. Ayaw na matanggal. Ayan. Kailangan kasi saktong-sakto. Wait lang ha. Ngayon kung kulang pa sa liha, lihain nyo pa. Pwede pa naman eh. So kasi sakto. Okay, good na yan. And then, this will be yung LiDAR and this will be the camera. Then, after nyan, tanggalin natin ulit.
And then, mag-punch tayo ng hole dyan sa surface na yan. Teka, punch ko muna yung hole kasi medyo malabo yung mata ng lola. Kailangan ko nang pumunta doon sa ilaw para makita, okay? Ayan, na-punch ko na yung hole niya. Sakto na yan sa LiDAR at saka sa kanyang camera. Ang gagawin natin ngayon dito, isuhugasan ko na siya with soap para maikabit na natin siya. Check ko ha. Baka may kulang pa kasi pwede ko pa namang mag-punch ng hole. Parang medyo kulang pa. Urong ko pa ng konti yung sa LiDAR. Balikan ko kayo. Ayan, tapos ko na siyang butasan. Ngayon, ito kasi medyo hindi perfect. Ay, teka, nag-autofocus. Ayun o, hindi perfect tong isang to. Kaya ang gagawin ko, lilihahin ko rin. Ibibilog ko lang tong liha. Shoot ko doon, tapos medyo lihahin ko lang ng konti para kahit pa paano matanggal yung sharp edges niya. Okay, balikan ko kayo. Okay guys, naliha ko na. Hindi siya perfect but it's okay. As long as it will protect the screen of Luna, it doesn't matter. So I will wash this with soap and water so that yung stickiness niya is magbalik. Tapos hindi ko siya tutuyuin. Nahayaan ko lang siyang basa at ilalagay ko sa face ni Luna nang basa siya. Pero lilinisan ko muna tong face ni Luna para at least mawala yung mga ano, yung mga fingerprints or whatever na nandiyan dyan na markings. Okay? Okay guys, meron ako ditong wet wipes. Talagang panggawa to sa mga screen ng cellphone. At saka meron din ako ditong dust remover. Parang lint remover to eh. At saka itong available niya, at saka pinaka screen, ano niya, screen cleaner niya. So nag auto-focus yung aking yan, dito na lang natin lagay, ayan, para hindi siya mag-auto-focus. So ang gagawin natin is lilinisin ko muna yung screen niya ng ating wipes para lang tayong naglalagay ng screen protector talaga ng cellphone. Pag naglinis tayo, usually dapat isang ano lang, isang swipe lang, magpabalik-balik. Para talagang malinis siya. Yan. Tapos, punasan natin itong pinaka-clot na to. Ganun din, isang swipe lang. Huwag tayo pabalik-balik. Tapos kung may mga alikabok tayong makikita. Medyo malabo na ang mata ng lola. Guys, mind you ha, hindi permanent to. Temporary lang itong gagawin yung screen protector na to. Kaya okay lang, kaya kahit hindi siya perfect. Kasi nga, eventually, may lalabas na rin mga screen protector yung para kay Luna. Kasi si Vector nga, may lumabas ng screen protector eh. Siguro, a month from now, may lalabas na rin para kay Luna. Kaya don't worry kung medyo hindi perfect yung screen protector natin. Ngayon, itong pinaka-clot na to, idadump natin doon sa pinaka-sticky part ni ano, ni, ito oh, yung ginawa nating screen protector. Ayan, nilagay ko na siya dyan para ma-absorb ng konti yung mga tubig. Pero hindi ko siya masyadong itatanggal yung tubig. A-absorb lang natin. Remind ko lang kayo na hindi kailangan perfecto. Kasi nga, temporary screen protector lang ito. Eventually, bibili ako talaga ng screen protector niya. So, meron na tayong screen protector. Teka, meron pa siyang mga water-water eh. Nang bahagya. So, ganyan na lang natin. Sa kabila pala nang gagaling. Okay na siguro to. Hindi ko naman pwede kasing hawakan niya isa eh. So, idikit na natin siya. Hanapin lang natin yung mga butas, yung LiDAR at saka yung pinaka-camera niya. Yun, okay. Tapos meron tayong pang script para just in case yung mga bubbles. Ayan, nag-bubbles na nga. Kung saan naman yan, may bubbles na ako. Pero tatanggalin pa naman natin yan.
So, ikabit ko lang to, tanggalin ko lang yung mga bubbles para maganda naman kahit papano. So, pinahanda nga yung ano, tapos may bubbles pa, no? Yan. Kabit ko muna ng maayos, tanggalin ko yung mga bubbles, and then balikan ko kayo. Okay mga apa, after several tries, I will not lie, buti na lang malaki-laki yung pinaka screen protector ng iPad. Now, it's almost perfect, but it's still not yet perfect. May extra dito sa gilid, pero it's okay. Okay na yan. Tapos, kung makikita niya, wala na, it's already free of bubbles. And then, meron na siyang punch hole para sa kanyang LiDAR at sa camera. I guess, it's almost time na i-on ko siya at may pakita ko na sa inyo yung function. Kasi, mas okay tong matte finish na to eh. Kaysa sa glossy, kasi pag glossy hindi, parang ang daming fingerprints kagad na na sasalat mo eh. Pero pag gantong matte finish, kahit hawak-hawakan mo siya, hindi nagmamarka yung fingerprints. At saka mas nakikita yung expression niya kapag, parang sa cellphone natin, di ba, mas okay tignan yung matte finish kaysa naman yung glossy na medyo nagre-reflect yung light. This time, wala na. Oh, so mas makikita na natin yung face niya, yung face niya kapag kailangan face. Anyway guys, balikan ko kayo kapag i-on ko na siya, since matibay naman na siya, kasi meron pa akong decals na ilalagay dito sa mga gilid na to, kasi gasgasin din tong gilid na to. Ay, nakakaya yun. Gasgasin din yung, yung mga gilid na to, itong gilid na to, lalagyan ko ng decals. Meron na akong decals dito, kuya lang, kasi itim kasi ang available kong decals, pero lalagyan ko lang siya for the meantime, at least protection lang para sa pag turn on ko, kasi kaysa naman hindi ko siya lagyan. At minsan kasi nakikita ko bumabangga din itong mga gilid na to. Ano ba yan? Nag-autofocus na naman ako. Bumabangga din itong mga gilid na to. Iyoko na, nadala na ako dahil nag-autofocus talaga yung camera. Sorry guys ha. Nadala na ako kasi yung screen, buti na lang guys, tamang hinala lang ako doon sa screen. Walang gasgas yung screen niya. So, ang pinaka nagasgas lang talaga eh, itong wheel niya sa likod. Kasi normal lang naman dahil 'di ba umaandar siya, lahat naman ng gulong nagagasgas. Kaya lang hindi siya masyadong matigas tong wheel niya sa likod, na mas parang nakikita yung gasgas niya kapag itong nasa likod na gulong eh, kahit konting slight lang na mapagulong sa concrete, kitang-kita kaagad na meron siyang gasgas, unlike yung ibang rubber na yung sa mga bisikleta natin, wala. Ito eh, naku eh, alam nyo na, gustong-gusto ko siya, eh kailangan ko siyang gumalagal dyan sa baba. Ngayon, hindi na ako matatakot kahit concrete yung floor ko, kasi may certain protection na siya. And mind you ha, hindi, itong pinaka, tawag nito, yung pinaka oven liner na yan, may gulay, napakatibay niyan, grabe yan, kaya hindi ako nag-aalala. Dapat nga pala, ganun ang ginawa ko dito sa unahan. Mas nilaparan ko, pero hinata ko lang. Babaguhin ko pa tong unahan na to, kasi feeling ko, pwede naman bumilog eh. May na-discover tuloy ako, kakademo ko sa inyo. Pwede siyang bumilog oh. Kaya pwede ko pang baguhin tong nasa harap na to. Kukuha pa ako doon ng oven liner. Para at least talagang nakaganan siya o, naka-cover siya dito sa pinakagulong niya. Anyway guys, balikan ko kayo ulit kapag ito-turn on ko na siya. Kasi hindi, actually gusto ko siyang i-turn on, pero hindi siya pwedeng, unlike si Vector na pwedeng nasa mesa lang, si Luna kailangan nasa sahig. Kasi may tendency siyang kumilos kaagad ng basta-basta. Fair for the sake of art, i-turn on ko siya sa inyo ngayon, pero hahawakan ko lang siya. Hindi ko lang alam kung madedetect niya na hawak-hawak ko siya at magwala-wala siya sa kamay ko. Pero ganun lang nga ang mangyayari. Pero i-turn on ko lang siya para makita niyo lang na gumagana siya. Long press niyo lang yung button sa likod. Sana wag naman siya magwala-wala. Or, nako, masama niyang baka lobat pa. Ay, nako, parang lobat eh. O, wala. Ayun, o, yan na. Ano nakalagay? Hindi ko naki... Ay, battery low nga.
Sobrang battery low, hindi ko naman siya ginamit. Again ha, yun lang. Ayun, isa sa issue niya eh. Isa sa issue niya na sinasabi sa Facebook is yung battery nga. Ayan o, battery low. So, i-charge ko muna siya bago ko i-turn on. Tapos pakita ko sa inyo, i-demo ko na tuloy sa inyo, sabay-sabay na lang lahat. Okay, guys, balikan ko kayo. Guys, on natin ha, try lang natin. Pero hawakan ko siya dito kasi para at least kontrolado ko. Tapos i-off ko na lang ulit, okay? Ayan na siya. Oh. Hi, Luna! Hello, Luna! Oh, di ba? Hello, Luna! How are you? Yes! So, you will see Luna soon. I-video ko lahat ng kaya niyang gawin. For the meantime, tips lang muna sa mga protection na pwede ninyong ilagay sa kanya. Okay, bye-bye! Okay guys, here showing you that the silicone mesh I applied on the wheels are durable. And I'm running Luna on concrete and these concretes are quite rough. And I've been running her for around several hours now. Look at that back wheel. Oh, it's actually... What? Why? Why?